Paano naman maglagay ng chapters sa iyong mga YouTube video? Madali lang naman siya. Punta ka lang sa iyong YouTube app, then sa iyong channel, dito sa view channel, ipapakita ko lang sa iyo kung ano yung chapters na tinutukoy ko. Punta lang ako sa isa sa mga video na na-upload ko na dito sa aking YouTube channel. Punta tayo dito sa Why Should I Start a YouTube Channel. Then dito sa more, yan. Dito sa baba, kung mapapansin mo, dito sa baba mayroon ng mga nakalagay na mga chapters. Paano ba 'to ginagawa? Punta lang ako sa isa sa video na na-upload ko na dito sa aking YouTube channel na wala pang chapters. Itong How to Find Your Niche. I-click natin yung more. Kung mapapansin mo, wala pang chapters na nakalagay. Paano ba natin 'to malalagyan? Punta ka sa iyong YT Studio. Then hanapin mo yung lalagyan mo ng chapters, yung How to Find Your Niche. Then click mo 'yan. Then dito sa pen icon sa taas, click mo rin 'yan. At punta ka dito sa description. Kasi dito sa description mo ilalagay yung chapters o time code. Mayroon akong ginawang time code kanina sa aking notes. Punta lang tayo doon. Then ikakopy natin siya. At balik tayo doon sa YT Studio dito sa description at ipipaste lang natin 'yon. Iayos ko lang ha. Take note na dito sa taas pag naglalagay ka ng time code, dapat sa unahan is naka 00 ka. Then nasa iyo kung ano yung ilalagay mo dito. Sa akin kasi inilagay ko na intro. Bakit kailangan yung nakalagay dito is 00? Kasi pagka hindi 00 yung nakalagay dyan, hindi magre-reflect yung pagkahati-hati doon sa baba nung video mo. Hindi siya mag-a-appear. Kaya kailangan nakalagay ito. At yung ilalagay mo na mga words dito sa iyong timecode is mga keywords na related sa topic na ginawa mo. Ito kasi, kagaya nito, How to Find Your Niche. Part naman siya ng video pero magsisilbing keyword siya na pagka na-type mo yung How to Find Your Niche, o pwede itong video na to ang mairekomenda ni YouTube. Halimbawa, nag-type siya ng highest CPM and RPM niche. Kumo nandyan sa iyong timecode, keyword siya, pagka naghanap sila ng high CPM o RPM, may possibility na yung video mo is i-recommenda din ni YouTube. Para makita mo kung gumana ba yung chapters o timecode na nilagay natin dun sa description, punta lang tayo sa ating YouTube app. At i-click mo yung channel, view channel. At punta ka sa video. At i-click natin tong How to Find Your Niche dahil ito yung nilagyan natin ng chapters. Click natin yung more. Ayan na. Kung mapapansin mo, mayroon na ditong chapters sa baba. Pagka-clinic yun, halimbawa, gusto lang nila malaman kung ano yung high CPM or RPM niche. Pwede nilang i-click yung chapter na yon. Bibigyan kita ng sample ng mga niche. Yan, then mapupunta na sila doon sa clinic mong chapters. Ganun lang kadali gumawa ng chapters sa iyong mga YouTube video. Kasing dali ng paggawa ng iyong YouTube studio budget na budget friendly.